Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan.
Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at papagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit, inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng mga pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita. At higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang inyong bugtong na anak, na kaisa niyo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 20, verses 24 to 31. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hands into his side, I will not believe it." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nung dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
All hail King Jesus. Thank you.
Purihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, I have good news for you. According to John chapter 20, verses 27 to 29, then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believed." Sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ko?" Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. May naaalala akong kwento, and it's about faith. Once upon a time, there was a holy man who claimed that he could speak to God, and naririnig daw niya ang boses ng Diyos, kinakausap siya. So while he was on his way going up to a very high place upang makipag-usap sa Diyos, may nadaanan siyang another fellow holy man. But, of course, this other holy man doubted na nakakausap nga niya. At he doubted na nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon, ang Diyos. Pero, tinanong pa rin niya yung mananalangin sa Diyos. Tinanong, "Saan ka pupunta?" Ang sinabi nung holy man, the first holy man, ang sabi niya, "Well, I'm going up to a high place to do my usual thing. I'm going to pray to God and I'm going to talk to Him. And I'm going to listen to what He's going to tell me." Tapos the other holy man told him, "Can you ask God something for me?" And then, sinabi niya, "Of course, what do you want me to ask God?" "Well, I've been praying a lot lately, and I've been repenting, I've been reflecting on my life. I want to know from God if I will be saved." Sinabi yung huli, "Okay, I will ask God that. So he went on his way, and on his way to his place of prayer, may na-encounter naman siyang isang karaniwang tao na kilala rin niya, nagbebenta ng prutas. Pero kilala niya yung holy man na yon. Yung nagbebenta ng prutas, alam niya yung reputation ng taong yon. Nakakausap daw niya ang Diyos at naririnig niya yung boses ng Diyos. So, kinausap din niya, sinabi niya, nag-request din siya doon sa holy man, "Can you ask God something for me?"
And then the holy man asked, of course, what is it you wanted me to ask of God? Can you please ask him if I will be saved? So, sinabi niya, yes, I will ask God. And then he left, and he went to his place of prayer, and then when he finally reached there, he started praying, and then he started talking to God. And then, pagkatapos nila mag-usap ng Diyos, nagpapaalam na siya, sabi niya sa Diyos, Lord, sandali lang, may naalala ako. May dalawang taong nagtatanong eh, kung maliligtas daw sila. Yung isa, banal na tao, laging nag-aayuno, laging nagdadasal sa inyo, laging humihingi ng tawad. Will he be saved? Sabihin mo sa kanya, sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanya, kulang pa siya sa panalangin. Hindi pa siya handa. Eh yung isa, yung nagbebenta ng prutas, ano sasabihin ko sa kanya? Sabihin mo sa kanya, malakas ang panalangin ng taong yon, maliligtas yon. So bumaba na siya nung mataas na lugar. Tapos, ang unang na-encounter niya, yung kapwa niya, holy man. Sinalubong siya, ano, nakausap mo ba ang Diyos? Ay, hindi, sandali lang, let me backtrack, I forgot one thing. Bago nga pala siya bumaba, sinabi niya sa Panginoon, Lord, ano ba ang maaaring sabihin ko sa kanila para maniwala sila na nakakausap kita at naririnig ko ang tinig mo? Sabihin mo sa kanila, ito, nung kinakausap kita, sabihin mo, nagpaparaan ako ng mga elepante sa mata ng karayom. So yon, pagkatapos nung sinabi ng Diyos sa kanya yon, bumaba na siya. And then, on his way down, when he got down, the first person he encountered was the holy man, his other fellow holy man. So, kinamusta siya. Were you able to talk to God? Sabi niya, yes. Did you ask him if I'm going to be saved? And then, well, sabi niya, ang sabi ng Diyos sa akin, kulang ka pa sa pananampalataya. Nagalit yung holy man. Ang dalas kong mag-ayuno, ang dalas kong magdasal. Tapos, madalas akong magsisi para sa aking mga kasalanan, tapos sinasayo mo sa akin, hindi pa ako handa, hindi pa ako maliligtas. Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kulang ka pa sa pananampalataya. Paano mo mapapatunayan yan? Ang sabi sa akin ng Diyos, sabihin ko sa iyo, nung kausap ko siya, nagpapadaan siya ng mga elepante sa butas ng karayom. Ang sabi nung kapwa niya, holy man, mas lalong hindi ako maniniwala sa iyo, talagang peke ka. Imposible ang sinabi mong yan. Tapos sa loob-loob niya, sinabi niya, tama ang Diyos. Kulang nga sa pananampalataya to. So nagpaalam na lang siya. And he went on. And then, he finally met up with yung nagbebenta ng prutas. Kinamusta siya. Kamusta po? Nakausap niyo ba yung Diyos? Oo. Ano po, natanong niyo po ba kung maliligtas ako? Sabi ng Diyos, maliligtas ka eh. Sumigaw ng amen. Amen! Praise the Lord! Ano pa sinabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, sabihin ko daw sa iyo, nung kinakausap ko siya, ang ginagawa daw niya, nagpapadaan daw siya ng mga elepante sa mata ng karayom, sa butas ng karayom. So lalong natuwa yung nagbebenta ng prutas. Talaga po,
ay talaga pong kapanipaniwala kayo. Naniniwala akong na nakakausap niyo ang Diyos at naririnig niyo ang kanyang tinig. Kinakausap talaga ako ng Diyos. Teka muna, ang tanong niya. Paano ka naniniwalang nakakadaan ng elepante sa butas ng karayom? Alam niyo kung ano ginawa niya? Kumuha siya ng atis. Biniyak niya yung atis, pinakita niya yung maraming buto sa loob ng atis. Nakikita niyo yan? Ang daming puno nakakaraan dito sa atis, oh. Paano pa kaya ang elepante dumadaan sa butas ng karayom? Mas madaling gawin ng Panginoon yan. Purihin natin ang ating Panginoon, purihin natin ang ating Diyos, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Hello. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay! Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God. Talino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, lahim ay magkaiba. Pag narinig pa na niya salita, sasabihin kong ibang-iba kay sa iba. Happy and prosperous talaga. Tapos na ka na. Thank God, happy and prosperous talaga. Amen! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkailan siya na sa kanya'y nagbigay. Ano bang yaya? Sisiklikin kumakang buhay. Pagkailan siya na isinulog ang tunay. Chakyo! Happy and prosperous na gas. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous na gas. Thank God, nagbigayama at matalino pa. Happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga. Thank God, happy and prosperous talaga.
happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maging hawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, tasa niyo dalang kamay. What time is it now? Anong oras na ngayon? Ha? Oras ng? Pakikinig. Hindi na tayo natapos dyan. Lagi na lang tayo nakikinig. Ha? Gusto nyo malaman kung anong oras na ngayon? Nandito ba kayo nung Easter Sunday morning? Anong oras ang ating natutuhan nung Easter Sunday? Ha? Oras ng katotohanan. Ngayon, anong oras talaga ngayon? Ha? Sa akin ay 8:45. Pag nahulaan niyang oras ngayon, ang mensahe ngayon, bukas mayaman na kayo. May lumapit sa akin kanina. Nagpa-pray over. Kako, anong kailangan mo? Sabi niya sa akin, gusto ko magkaanak. Kako, nasaan ang mister mo? Walaan niya dito. Kailan kayo kako magkikita? Sa niya sa next week. O, kako, anong sasabihin mo sa kanya kung pagkita niyo, nagduduwal ka na? Bakit, anya? Eh, kako, humihingi ka ng anak ngayon. Di ba, kako, bako magkaanak, naglilihi muna? Tumitingin siya sa akin. Sabi ko sa kanya, kung sabihin ko sa iyo na ngayon din, maglilihi ka, maniniwala ka ba? Nakatingin lang siya sa akin. Habang tinitingnan niya, kung sabi ko sa kanya, ngayon, naglilihi ka na. Bakit po? Ano, tinitingnan mo ko eh. Amen ba? So ngayon, ang tanong niya sa akin, totoo ba yung sinasabi mo? Ang sabi ko sa kanya, ay bakit ka ganap pa rito? Kasi balita po, pag napatungan nyo, nagbubuntis. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang sabi ko sa kanya, magkakaproblema tayo sa next week niyan. Paano paliliwanag sa mister mo na hindi na makinagkakana pagkatapos bigla kang nagduduwal? Naglili ka na. Tinignan naman ako. Sabi niya, ano nga ang sasabihin ko sa kanya? Siyempre sasabihin mo, galing ka kay Brother Mike. Amen ba? Oh, anong ginawa mo doon? Siyempre tatanong ka, anong ginawa mo doon? Nagpapatong. Kako ba didisgrasya tayo niyan? Okay, sabi ko sa kanya, pag-uwi mo, maglihi ka na. Bumili ka ng hilaw na mangga, kainin mo. Habang hindi sila marating, laging kakainin mo hilaw na mangga. Isang linggo niyan, magduduwal ka na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba? Tingin na naman ako. Yung tingin niya, mukhang hindi magkakaanak. Sa tingin niya eh. No? Pero pahabol ko, sabi ko, magkakaanak ka.
magkakaanak ka. Sabi ng makasama niya, tatlo sila eh. Sabi mo, amen. Ang tanong niya, sino yun? Hallelujah. Sino si amen? O, hulaan niyo na ko ng oras ngayon. Ha? It's time to stop doubting and start believing. Oras na para iwan natin ang ating pag-aalinlangan at magsimula na tayong maniwala sa katotohanan. Amen ba? Okay. Taas ang inyong mga prayer request. Your bottled water, handkerchiefs, everything you have. Maniwala kayo sa pamagitan ng maliliit na sangkap na ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay padadaloyin sa inyo. Amen ba? Sabihin niyo, Panginoong Hesus, simula sa oras na ito, iiwan ko na, lilimutin ko na ang lahat ng aking pag-aalinlangan at magsisimula na ako na manalig ng buong puso, buong isip sa lahat ng inyong winika, sa lahat ng inyong ginawa at sa lahat ng inyong pangako sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kahilingan ngayon. Pagpalain ang lahat na mahihipo ng aming kamay at pagpalain ng hustong takal, siksik, liglig, umaapaw ang aming mga palabigasan. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay and find your partner. Okay. Ang unang tanong mo sa partner mo, what time is it now? 1+1. Okay, pangalawa, anong sasabihin mo? What time is it now? Huh? It's time to stop doubting and start believing the good news. Okay, 1+1. 3+3. 3. Okay. If you stop doubting and start believing the good news, what will you see? Anong makikita mo? Ha? Yan ang sasabihin mong huli sa kapartner mo. Ano? If you stop doubting and start believing, what do you expect to see? Ito ang sasabihin mo sa uli. Expect a miracle now. 1+1. 3+3. Seven plus seven. Purihin, purihin ang Panginoon. Tasa kamay, tasa kamay. Sabi lang kung tatlo, yoyo ko kitang tatlo ulit. Ito ang sasabihin nyo, I believe, I believe, I believe. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay.
hindi pa tayo po tapos sa mga araw na mahal. Kasama pa tayo ngayon ang mga arenggong ito, kasama pa doon sa mga tinatawag na mahal na araw. Bakit nga ba tinawag na mahal yung araw, mga araw na yon? Hanggang ngayon. Ha? Bakit tinawag na mahal? Mahal talaga. Ha? Mahal talaga sapagkat ang kabayaran ng ating kaligtasan ay hindi po ginto, hindi pilak, kundi ang mahalagang dugo at buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? So nagsimula tayo sa araw ng Webi Santo. Ano ang mensahe? Anong oras yung Webi Santo? Anong araw? Baka nakalimutan nyo na. Araw ng unawa at gawa. Biyernes Santo, araw ng mga pagpapala. Ang Easter Sunday morning, oras ng katotohanan. Okay. Kung ating tatandaan po ang mga aral na ito, ay mayroon po itong patutunguhan. Subalit lahat ng ating panahon at oras na nabanggit, unaw at gawa, araw ng mga pagpapala na hindi natin pinaghirapan, at ang oras ng katotohanan ay walang mangyayari sa ating buhay kung hindi po natin tatalikdan ang pag-aalinlangan. Sa ating mga panalangin, kadalasan naririnig natin ang salitang sana. Sana, Panginoon. Sana, Brother Mike. Sana. Ang salitang sana, prefix to our prayer, is a word of doubt. Salita po yan na walang katiyakan. Salita po yan ng walang pananalig. Kaya kadalasan, karamihan ng ating panalangin ay hindi po dumarating. Unbelief or doubt is a grievous sin against the Lord. Tatandaan nyo, ang kawalan ng pananalig o pananampalataya, pag-alinlangan, ay isang malaking kasalanan. It cancels the effectiveness and power of our faith. Faith, true faith in God and in the Word of God has power. Ang ating pananalig sa Diyos at sa salita ng Diyos, mayroon pong kapangyarihan. May kapangyarihan pong magpagalaw ng mga bundok. May kapangyarihan magpagaling. May kapangyarihan magpayaman. May kapangyarihan magpagwapo at magpaganda ng buhay. Amen ba? Subalit, ang kapangyarihan yan ay hindi kumikilos at hindi natin mararanasan dahil sa ating mga pag-aalinlangan. Narinig na yon? That's why Jesus rebuked Thomas for that matter. Sapagkat nung unang makita ng mga alagad, si Jesus na muling nabuhay, wala po si Tomas. Nasaan si Tomas? Nasa laluma. Busy na naman sa paglilitson. Amen ba? Ganyan ang tao eh. Laging busy tayo sa maraming bagay, kaya yung ating narinig nung tayo'y magsimba, nawawala ng bisa. Bumabalik tayo sa ating pang-araw-araw na gawain na walang pananalig na taglay. So wala si Tomas. Pero bakit nalaman ni Jesus na si Tomas ay nag-alinlangan? Bakit? Ha? Nung kinukwento ng kanyang mga kasamahan na alagad,
na nagpakita sa kanila ang Panginoon Jesu Kristo mulang na buhay nung araw na yon, nung gabing yon, una nagpakita nung umaga ng unang linggo. Pagkatapos, nung gabi, kinagibihan noon sa mga alagad, minus Tomas. After that, nagkwento ng mga alagad kay Tomas, Tom, alam mo Tom? Sa kalilitson mo, maitom ka na. Nakita namin ang Panginoon. Muling nabuhay. Sabi ni Tomas, oh, maniwala ko sa inyo. Maliban makita ko ang kanyang makamay at butas ng pako sa kanyang makamay at butas sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala, sabi ni Tomas. O ngayon, after 1 week, pagkaranasan linggo, walong araw, sabi sa Biblia, muling nagkatipon yung mga alagad. Sarado ang pintuan, sarado ang bintana dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Kaya yung mga prayer meeting noon ng mga ulang Kristiyano, sarado, nasa underground sila. Kasi lahat noon, hinuhuli yung mga sumasampalataya kay Kristo. At anong ginagawa noon? Pinakakain sila sa mga leyon. Pinakain sila leyon. So, nandoon na si Tomas. Sabi ni Tomas, siguro sa isip-isip niya, tingnan ko nga, kung muling magpapakita ito, mamaya-maya, nakatayo na sa harapan nila, wala man nagbukas ng pintuan, walang nabukas ng bintana, sarado pa rin, bakit nakapasok si Jesus? Bakit? Bakit nakapasok si Jesus doon sa kwarto at tumayo sa kanilang kalagitnaan? Biglang napakita sa kanila. Bakit siya nakapasok? Na walang nabukas ng pinto? Ha? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sinabi ni Jesus nung hindi pa siya namamatay at hindi pa siya nililibing at hindi pa siya muling nabubuhay, nung kasama-sama niya ang mga alagad niya, ang sabi niya, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Amen ba? So this time, being resurrected from the dead, dala niya ang katawang hindi panlupa, sapagkat hindi naman nagkatawang panlupa si Jesus, sapagkat sabi sa Biblia, siya ay galing sa Diyos. Hindi siya dumaan sa pamaraan ng tao. Ipinaglihis siya ni Maria sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng paglilim sa kanyang Espiritu Santo. At kinuha naman siya sa tiyan ni Maria sa pamagitan din pamamaraan ng Espiritu Santo. Kaya si Maria po ay hindi po nasira ang kanyang pagka-virgin. She remained a virgin because the birth of Jesus was by the power of the Holy Spirit. Amen? So, being a spirit being, Jesus with His heavenly body can appear anytime. True to His word, and this is one of those things we have to believe now. Ito ang mga bagay na dapat nating paniwalaan ngayon na walang halong pag-aalinlangan na si Jesus kasama natin ngayon. Kasama natin ngayon. Simula pa na magtipon ang mga alagad, ano sila pagtitipunan nila? Ano ang pinag-uusapan nila? Nagkatipon sila, nag-uusap sila, dahil kay Jesus, dahil sa mga nangyari sa kanilang Panginoon, at dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. At saan man pinag-uusapan noon hanggang ngayon, ang muling pagkabuhay ni Jesus, di man natin nakikita, kasama natin si Jesus.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, brothers and sisters, it is now time to set aside all our doubts and start believing the good news. And what is the good news? First, God is a spirit. Jesus is the Word of God. He became man and lived among us. He suffered for your sins and my sin. He died on the cross because of the work of sinful men. Gawa ng mga tao makasalanan ang kanyang kamatayan doon sa cross. Inilibing siya at nakita ng marami. Inabot ng 3 araw sa libingan. Nakita lang namatay si Jesus doon sa cross ang kanyang pagkatao. Subalit 3 araw, ayon na rin sa kanyang sinabi sa kanyang mga alagad at pangako, muli siyang nabuhay. Muli siyang nabuhay. Brothers and sisters, walang sinabi ang Diyos at walang isinulat sa kasulatan na hindi natutupad. Na hindi natutupad. Natutupad ang lahat. May pangako ang Diyos sa lahat ng mananalig sa Kanya. Kaya ako nakatayo dito dahil sa pangakong yan. At dahil kayo naririto rin at nakikinig ngayon saan man kayo naroon sa bawat sulok ng daigdig dahil din sa pangakong yan. We are here and I am here. You are listening now because of the promise of God. Sabi niyo, pangako. It is now time to believe the promises of God. What will happen if we start believing the good news? There is only one good news in this world. All the news around, getting around, is not good. It is not good for us. All the promises that we are hearing from candidates during election time all over the world is not true. Only the Word of God is true. Only the Word of God is true. Iyan po ang totoo. Amen ba? Ngayon, para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, we have to set aside all our doubts. Because doubting and believing cannot go together. If you doubt, you cannot say you believe. Because believing cancels doubt. And doubting cancels the power of your faith. Nasundan niyo ba? Sino sa inyo ang may pananalig sa Diyos? Good. Pero si Satanas din, nananalig din sa Diyos. And he trembles, sabi sa Biblia. Kapag naririnig niya ang pangalan ng Diyos, nanginginig sa takot si Satanas. Amen ba? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, in everything that happens around us, sino man ang ating kasama, tao, baboy, manok, ahas, etc. May mangyayari.
Are you listening? Yes. Nakikinig ba kayo? Yes. Okay. May nagtanong sa akin, Brother Mike, paano nagkaintindihan ang Ahas at si Iba? Paano sila nagkaunawaan o nagkaintindihan, ha? When they start talking to each other, the serpent and Eve started to talk to each other, how did they understand each other? Paano nagkaintindihan ang dalawang ito, Ahas against tao? Paano? Alam nyo ba? Alam nyo kung paano? Tanungin nyo ko. Hindi ko rin alam. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. But I'll give you a guess. And I believe I'll not be far away from this guess. You know why? Sinusubukan po namin sa manok. Sabi ko sa inyo, maraming itinuturo sa amin ang manok. Diba? Tuwing lalabas Sister Belen sa umaga, nag-aabang ng mga manok. Pag sinabi ni Sister Belen, krok, 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 takbohan ang mga manok, lapit na sa kanya. Ngayong umaga, nagtaka po ako. Marami pong nakijaging sa amin, sa akin kaninang umaga. Paglabas ni Sister Belen, sabi ni Sister Belen, krok, 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 tumakbo silang lahat. Halo yung makipagjaging sa akin. Teka muna ako, mga manok ba kayo? Hallelujah. At yung mga manok naman, nakatulala ngayon. Naunahan sila nung mga bisita naming tao. Are you following me? See? Bakit nga nagkaintindihan ang serpiente at si iba ng wika? Sapagkat ang naglagay ng pangalan sa lahat ng hayop, ibon, kasama ang ahas ay si Adan. Sabi sa Biblia, kung ano ang itinawag ni Adan sa mga iyon, iyon ang nagiging pangalan. Kaya nagkaroon ng manok, nagkaroon ng giraffe, nagkaroon ng et cetera, et cetera. So, unang kasama ng tao, mga ibon, ha, mga hayop, at ang mga ibon at mga hayop, madaling turuan. Madaling turuan. Ang tao, ay naka, napakahirap turuan. Bakit? Matatalino eh. Ha? Matatalino. Habang nakikinig sila, lumalaban ang isipan nila. Kaya hindi nila maunawaan at hindi nila magawa ang ibig ipagawa at ipaunawa sa atin ng Panginoon. Pero ang mga ibon, simple lang. Simple lang. No? Di lumalaki na yung aming mga unang sisew, magadalag na lagita na at saka mga binatilyo. Ang sabi ko kay Sister Belen, kako, tingnan mo kako yung may palong, lalaki yan. Ang gwapo niya tulad ni... Sabi ko na nga ba, itutulad niyo ko sa manok? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen ba? Tingnan mo. Ibon, manok, hayop, walang problema. Sabi sa Biblia, sabi ni Jesus, look at the birds and the bees. They do not sow or store in barns. They have no problem. They don't worry. You know why? Because God is feeding them every day. Pinakakain sila ng Diyos
araw-araw. Kayo pa kaya? Nalilikhang kawangis at kamukha niya? Amen? So, may pananalig ang mga ibon, may pananalig ang mga hayop, may pananalig ang mga isda, may pananalig ang punong kahoy, may pananalig ang mga damo, lahat na may buhay, nabubuhay dahil sa pananalig sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niyo. Kaya kahit hindi tayo magtanim, magugulat kayo pagpatak ng ulan, may tumutubong halaman. Pinagpala ang ating bansa. Makinig kayo, nung nakaraang eleksyon, may isang Chinese businessman na lumapit sa akin sa Hong Kong at ang wika niya, "Brother Mike, did you know that your soil in the Philippines is very rich? It can grow any kind of plant." Alam nyo ba na ang ating lupa dito sa bansa natin ay iba sa mga lupa sa ibang bansa? Pinakamataba ang ating mga lupa. Hindi tayo magugutom kahit hindi po tayo magtanim sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos na marunong magtanim. Amen? So are you following me? Now, the question is, what will happen if we stop doubting the Word of God and start believing it? Tandaan nyo ito. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi po ito kwentong kutsero. Nasumpungan ko po sa Biblia. When I started reading the Bible, I started to believe it. Every bit of it, pinaniwalaan ko. Ang bunga ng aking paniniwala, kayo. Kayo. Amen? Ang bunga ng aking paniniwala, itong International House of Prayer na ito. Amen ba? At ako'y naniniwala na ang sino mang lilimutin ang kanyang pag-aalinlangan sa katotohanan na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay naging tao, si Jesus ay pinahirapan dahil sa kasalanan ng tao, si Jesus ipinako sa cross upang ang sumpa ng ating kawalang pananampalataya ay maputol doon sa cross. Si Jesus namatay, nilibing at muling nabuhay, at muling babalik sa ating piling, that we can see Him face to face. I do believe that time will come when I see my Lord guwapong tulad ko. Amen ba? Bakit? Image and likeness, sabihin niyo. Anong ibig sabihin ng image and likeness? Ha? Kalarawan. Kalarawan. Pag sinabing kalarawan, anong ibig sabihin niyan? Ha? Kamukha. Kalarawan at kamukha. Now, believe it or not, all the things we see now in this world is just the image of what God has. It is just the image. It is just the reflection on the mirror. So I do believe paradise exists. I do believe heaven exists. What we see now, we will see it perfectly at the right time. Amen? In paradise is right here. Paradise is right here. Okay.
Sinong gustong pumasok sa paraiso? Naniniwala ka may paraiso? Nasaan ang paraiso? Ha? Okay. Dadalhin ko kayo sa paraiso. Mamaya-maya. But let us first see, tingnan natin, ano ang mangyayari sa atin kung tayo ay ganap na mananalig kay Kristo sa kanyang ginawa at sa kanyang mga winika at sa kanyang mga ipinangako. Ano ang mangyayari sa atin? Ano? Gusto niyo malaman? Pag sinabi ko sa inyo, maniniwala kayo? Okay. First, the moment we stop doubting and start believing, we will start to see and feel and experience the power of God. Lagi nating nasa ating panalangin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, but are we experiencing that power? Nararanasan ba natin ang kapangyarihan yan? Kung hindi natin naranasan, ang dahilan niyan ay pag-aalinlangan, kawalan ng paniniwala tulad ni Tomas. Tandaan niyo ang sinabi ng Panginoon kay Tomas, ha? Stop doubting and start believing. And Thomas said, nang mahipo niya ang Panginoon at makita niya personal, anong sinagot, anong sabi ni Thomas? My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. At anong sabi ng Panginoon? Ngayon, naniniwala ka na sapagkat nakita mo ko, nahipo mo ko. Mapapalad ang mga nasa ambel ngayon na hindi ako nakita at nahipo, subalit nanalig at nanampalataya sila. Mapalad. Amen? So, the moment we stop doubting and start believing, we will become blessed. Magiging mapalad tayo. The first blessing is found in John chapter 11, verses 38 to 40. It's about God's power. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Then Jesus said, did I not tell you, Martha, that if you believe, you will see the power of God? Yeah. Ang sabi ng Panginoon, pagdating doon sa libingan ni Lazarus, 4 na araw ng nalibing, ang sabi ng Panginoon, alisin niyo ang takip ng libingan. Ang sabi ni Martha at Maria, na kapatid, nung mamang namatay na si Lazarus, Panginoon, nangangamoy na po yan. 4 na araw na yan dyan. Ang sabi ni Jesus, Martha, di ba sinabi ko sa inyo na kung kayo'y mananalig na walang pag-aalinlangan, makikita at mararanasan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Paano pinatunayan ni Martha at ni Maria ang nananalig sila at hindi sila nag-aalinlangan? Paano? Sinunod ang sinabi ni Jesus. Sinunod ang sinabi ni Jesus. Inalis nila ang batong nakatikip doon sa libingan ni Lazarus. Paano natin patutunayan na tayo ay hindi na nag-aalinlangan sa salitan ng Diyos? Kapag ginagawa na natin, sinasabuhay na natin ang sinabi ng Diyos. Amen. At sa sandaling isabuhay natin yan, kikilos at susunod ang kapangyarihan ng Diyos.
Kung ano ang ipinangako ng Diyos sa salitang ating isinabuhay, pinaniwalaan at sinabuhay, makikita natin. Makikita natin. Kasang kamay niyo. So nang alisin na ni Maria Marta ang pinto ng libingan na bato, anong sinabi ni Jesus? Tinawag niya yung patay. Sabi niya, Lazarus, lumabas ka diyan. Lumabas naman si Lazarus. Bumangon. Napipilipitan pa ng ano, napupulupotan pa ng kayong lino na ginagawa doon sa mga patay. Naglakad siya palabas. Nagulat ngayon si Marta at si Maria. Ano sa tingin niyo ang bulong-bulungan nung dalawang magkapatid? Ha? Malamang ito yung binubulong nila. Totoo nga. Totoo nga. Sabihin niyo, totoo nga. Lakasan niyo. Gusto niyong araw-araw makita niyo ang katotohanan? Stop doubting. Start believing in do what God is telling us to do. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Second, pangalawa, the moment we stop doubting, start to believe, saka lang tayo makararanas ng isang buhay naganap at kasiyasiya. Buhay naganap at kasiyasiya tulad ng mga ibon, tulad ng mga manok, tulad ng mga isda. Wala silang problema. Araw-araw na niniwala silang mayroon silang makakain. No problem. May problema man dumating sa taong may pananalig, hindi niya pinapansin. May kwento ko sa inyo. Kwento ko sa inyo. Noong Webes, nasaan kami? Nasa Lipa City. Habang ako po ay nagsasalita, tulad niyo lahat sila, nakatingin. Ano? At mga nakanganga. Hallelujah. May isa ko daw na namamatahan sa tingin ko, alam ko agad yung baguhan. Baguhan. No? Yung baguhan, namamangha para wala siyang paniniwala, para wala siyang nalilinig. Itsura niya, parang walang nangyayari. Ano? Mamaya-maya, nakita ko silang lahat nakatakip na ng panyo sa kanilang mga ilong at nguso. Alam niyo kung bakit? May dumaan na truck na puno ng tae ng baboy. Napakasangsang ng amoy. Ano? Pero tuloy-tuloy ang pagsalita ko. Ang sabi ko sa kanila, alam ko na kung bakit kayo nakatakip. May naamoy kayo. Ano sa tingin niyo? Hindi ko naamoy yan. Kako naamoy ko at nilulunok ko pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Alam mo, yung isang alin doon na dati, formal na formal, nagsimula ng maghalakhak. Tapos na kami sa halakhakan, humahalakhak pa siya. At hindi lang, umiiling pa siya. Nakatingin sa akin, umiiling. Sabi niya, iba talaga ito. Hallelujah. Ang sabi ko sa kanila, bakit hindi kayo nagtakbuhan ng maamoy niyon? At bakit hindi kayo nag-ingay? Nagtakip lang kayo ng inyong ilong, pero tuloy ang inyong pakikinig. Alam niyo kung bakit? Kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ano man ang nangyayari, ano man ang ating maamoy, baliwala sa atin. Baliwala sa atin. Nung kami naghahalakhakan na, siyempre, inalis yung kanilang mga takip. Ha? Halakha ka na ngayon. Mamaya-maya, nawala yung amoy. Sabi ko, nasaan yung amoy? Nandoon na lahat. O, diba? So, sa ating pagkakaisa, lahat na problema ang darating, mabibigyan ng lunas. Amen?
Iyan ang nagagawa ng pananampalataya na waling pag-aalinlangan. So at that moment, I said, you, by faith, you can turn your troubles into miracles. Tasang kamayo. By faith, you can turn your lemon into lemonade. Kalamansi, kainin niyo mag-isa. Anong itsura ng mukha niyo? Mukha same. Gawin mong limonada. My ice, my sugar, during summer, pag inumin yan, wala kang pakialam sa katabi mo. Hindi ka na mukhasim. Mukha ka ng anghel. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Buhay! Sigan nyo. Buhay! Ulitin nyo. Buhay! So sa sandaling tayo ay makalimot sa pag-aalinlangan, at tinanggap natin, pinaniwalaan at tinanggap natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo at si Kristo, ang unang bigay ni Kristo sa atin ay isang buhay na ganap at kasiyasya. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Buhay mo, buhay ko, ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya kaputos siya ay magmahal tayo. Buhay mo, buhay ko, ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo. Kaya't ang utos niya magpahalag tayo. Habilin ni Jesus ang kapwa'y mahalin. Buhay ay igala at paunlarin. Salita niya'y pakinggan, kalooban niya'y tugtig, upang buhay natin ay pagpalain. Buhay mo, buhay ko, ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo, kaya ang utos niya'y magpahalag tayo. Buhay mo, buhay ko, ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo, kaya ang utos niya'y magmahalan tayo. Habilin ni Jesus ang kapwa'y mahalin. Buhay ay igala at paunlarin. Salita niya'y pakinggan, kalooban niya'y tugtig, upang buhay natin ay pagpalain. Mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo, kaya't ang utos niya'y magmahal at tayo. Isan pa, buhay mo, buhay ko, buhay mo, buhay ko, ay mahalaga. Buhay mo, buhay ko, mahal ng Diyos Ama. Buhay mo, buhay ko, buhay ni Kristo, kaya ang utos niya'y magmahalan tayo. Magmahalan tayo.
Ano ang utos niya? Yakapin mo ang katabi mo. Yakapin mo na may pagmamahal. Pagkatapos, suntukin mo. Hallelujah. Oh, tasa kamay. John chapter 20 verses 30 to 31. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, in that by believing, you may have life in His name. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, mararanasan lang natin ang buhay na bigay sa atin ng Diyos na galing sa Diyos sa sandaling kalimutan natin ang pag-aalinlangan. Stop doubting and start believing. Amen ba? Isa pang tanong ko po ay ganito. Bakit nga pala hindi naghilom ang butas sa kanyang kamay na likha ng pako? Bakit hindi gumaling? Ha? Ano? Alam niyo kung bakit? Wala pa nagtanong niyan eh. Bakit, alam mo, pag sinugatan mo ang kamay mo, naghihilom yan by itself. Subukan niyo pagdating ng bahay. Huwag ng pako. Karayom na lang. Tusukin niyo pala niyo ng karayom. Dudugo yan. Paduguin nyo ng paduguin para yung kalawang ng karayom hindi manatili doon. Kailan pinadudugo yan. Pagkatapos ng dugo, tingnan nyo, parang walang nangyari. Diba? Ang tanong ko ay, bakit hindi pinaghilom ng Diyos, ng Panginoon, ang sugat niya sa kanyang makamay at paa na likha ng pako? At ang sugat sa kanyang tagiliran na likha nung tinulos yung kanyang tagiliran. Bakit? Alam niyo kung bakit? Para kay Tomas at para sa ating lahat na mahilig, to see is to believe. Ang tao, si Tomas, bilang tao, to see is to believe. Lahat na agalagad noon, nung unang nagkukwento si Maria Magdalena, nakita ang Panginoon, ang sabi, nahihibang lang babaeng yan. Hanggat hindi ko natin makita, hindi naman ninumala. Tingnan niyo ang kagandahang loob ng Diyos. Pwede naman paghilumin niyo na. Ha? But you know, this is one thing I came to know very little in this ministry. Sa kasulatan, ha, ang tawag sa ating Diyos is a God of signs and wonders. Siya ay isang Diyos ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kung wala ng himala ngayon, maraming taong hindi na mananalig sa Diyos. That's why I do believe that miracles are forever. Miracles are forever. You know why? Tasa kamay nyo. Because God's love is forever. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa atin lahat, ay walang katapusan. Walang sukat beyond measure. And to prove that love, once we believe, tiyan mo, kung anong hingin mo, sabi sa Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay nyo. Eh, Brother Mike, bakit ang tagal-tagal na nung aking prayer request hindi pa nangyayari? Sabi ng isa, Brother Mike, 15 years na kami. Wala pa nangyayari. Kako, may ginagawa ba kayo? Mayroon naman. Naniniwala ba kayo may mangyayari? Hindi. O ano mangyayari dyan? Di wala. Di ba? Wala nangyayari kasi pagkatapos manalangin, ano kaya? Di ba? Isip tayo agad, ano kaya? Mangutang muna ako? Anong klaseng panampalataya? Ayan, may lumapit sa akin galing sa Amerika. Nandito yan mga yan eh. Ha? Ang sabi niya, Brother Mike, umuwi ko dahil sa problema ko. Anong problema mo? Ang dami kong utang. Sa Amerika. Kako, bakit ka nagka-utang? Dahil sa credit card. Kako, gusto mo makalaya sa utang sa credit card? Opo, sabi ng disciple doon sa Amerika, pumunta na ako sa iyo, makakalaya ako sa utang sa credit card. Kako, kung maniniwala ka, sasabihin ko sa iyo. Sabi niya, opo, maniwala ko. Ano anyang gagawin ko? Sabi ko sa kanya, pagkatapos na matayang panalangin, putol-putulin mo ang credit card mo. Amen po. Dasal ka ng dasal, wala ka namang ginagawa. Wala kang paniniwala, di ba? Oh, ano? Puputol-putulin daw niya. Pagdating mo sa Amerika, kukuha ka pa ng bagong credit card? Hindi na. Ano, sa tingin niyo, makakalaya? Makakalaya. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Third, pangatlo, mahaba ito. Kaya don't expect finally. Maglakad-lakad lang kayo. Yung nagdudupad, nagdududa pa ngayon sa... Ito, tandaan nyo, ha? Yung nag-uuwi na hindi pa tayo tapos, pag narinig finally, walang panampalataya yan. Ha? Walang panampalataya yan. Kaya, tingnan nyo, hindi nagbabago ang buhay. Pero kayong lahat ngayon, na mangangakong kakalimutan ang pag-aalinlangan at magsisimula ng manalig at manampalataya. Okay. Okay. Nasa kamay nyo. Ito na ang isa sa mga mahalagang mangyayari the moment we stop doubting and start believing. You know, when I speak English, Americans believe. Filipinos do not. Amen ba? Okay. The most difficult, sa totoo lang ha, the most difficult, ang pinakamahirap na mapagtangkumpayan ng tao ay ang pag-aalinlangan. Totoo hindi? O, pakinggan niyo ito. Ha? If you are able to overcome your unbelief and start believing the Word of God and God Himself, you will see and inherit the paradise of God. Ha? Anong ibig sabihin ng paradise? Anong ibig sabihin ng paraiso? Paradise. Bibigay ko sa inyo next Saturday ang meaning at kung nasa saan ang paraiso ng Diyos. Ha? Meantime, this is what I have found in the book of Revelation, chapter 2, verse 7. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who will overcome, I will give the right to eat from the tree of life,
which is in the paradise of God. Okay. Tasan kamay niyo. Tatagalogin ko para maintindihan niyo. Alam ko hindi naintindihan yung English ko kaya hindi ko pumalakpak eh. Madali kayo maintindihan yan eh. Kung may pandinig kayo, may pandinig ba kayo? Yes! Dengginin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatan. Kumain ang bunga ng punong kahoy na nasa paraiso ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. At ano? Ang bunga ng kahoy na yon sa paraiso ng Diyos. Lagay nyo ang ulo nyo sa kamay nyo. Bibigay ko sa inyo, pasisilip ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa darating na Sabado kung hindi kayo mag-aalinlangan at babalik kayo rito. Kayong nakikinig sa inyo mga tahanan, kung ako sa inyo, iiwan ko ang aking tahanan, pupunta ko sa dakong ito na kung saan maririnig mo at matutunghayan mo ang paradise of God. Okay? O, lagay sa ulo. Lagay sa kamay ang ulo. Sa magtatagumpay, sa English, those who will overcome. Overcome what? Overcome our doubts. Overcome all the trials and testings of our faith. Ang ating pananalig, paniniwala, ay idadarang sa apoy. Pararaanin sa apoy tulad ng ginto para mapatunayang iyan po ay dalisay. Sapagkat maliban na ang pananalig ay daanin sa pagsubok, hindi ito kikinang. Hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa ating buhay. Now, what kind of tree is that? To the one who will overcome, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Okay, let's go back to Genesis chapter 3, verses 21 to 24. The Lord God made garments of his skin for Adam and his wife and clothed them. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden or from paradise to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden or of paradise a cherubim in a flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Ganito po yun. Adam and Eve was in paradise. The paradise of God. Everything was beautiful. Sa dakong yun, lahat ay maganda. Ang Diyos po ang may sabi noon, it is good. Maganda ang lahat ng bagay. At pinagbilinan si Eva at si Adan. Makakain niyo ang lahat ng bunga ng kahoy, na lahat na bunga ng kahoy diyan sa alamanan, maliban sa isang puno sa gitna, the tree of knowledge of good and evil. Huwag niyong pakikialaman yun sapagkat sa sandaling ginawa niyo yan, mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Ngayon,
Ang tanong ko kanina sa aking makausap, sino ang unang nilagay ng Diyos sa paraiso? Ha? Hindi. Sa Sabado malalaman niyo. Purihin at ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. But, nasa kamay niyo, sa lahat na magtatagumpay laban sa pag-aalinlangan, bibigyan tayo ng Diyos ng karapatang lumapit sa puno ng kahoy na nagbibigay buhay na walang hanggan. Tasa kamay nyo, tasa kamay nyo, ha? Biro nyo yan. Nandoon din pala sa halamanan yon. Dalawang puno na mahalaga. Yung isang puno na magpapahamak at sa yung puno na mapapanatili ang kanilang buhay, kanilang kalakasan, kanilang kalusugan, walang karamdaman, walang kamatayan, walang kapintasan, hindi tatanda, hindi kukulubot ang balat. Manatiling bata tulad ni payag ako dyan, payag ako dyan. Payag ako dyan. Amen ba? And so, ito yan, ang bunga niyan. Pasimula pa lang ito, marami tayong dapat malaman. Kapag nalaman natin kung ano ang bunga ng ating pananalig na walang paghalong pag-aalinlangan, today, you will be with me in paradise. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, next Saturday, don't fail to come. Mananalangin akong ipakita sa atin ang Panginoon ang kanyang paraiso. Mananalangin akong makapasok tayong lahat. At mananalangin akong patikman sa atin ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? Tasa kamay niyo, tasa kamay niyo. Kayo ba'y naniniwalang available sa atin ang punong yun ng buhay? Do you believe that the tree of life that gives life everlasting is available to us? We will see, we will experience, and we will taste the fruit of the tree. Mararanasan natin, makikita natin, at matitikman natin ang bunga ng punong yon na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Next Saturday. Next Saturday. Kaya yung mga uuwi sa Amerika, huwag muna kayong umuwi. Ha? Tasa kamay nyo. Ito po pananampalataya. May isang kapatid tayo galing sa Japan. Dala niya yung kanyang mga tights, buwan-buwan, sa loob ng 2 taon. Nagpaalam siya nun sa amo niya, magbabakasyon sa Pilipinas para idalhin yung kanyang tights. At hiningin niya 3 buwan. Sabi ng amo niya, you might as well resign. Hindi pwede yan. Sabi sa kanya, akong ginawa mo, I resign. Ha? Kako? Mayaman ka na? Hindi, Brother Mike, babalik pa ako doon. Sabi niya, kaya ako lumapit sa'yo, panalangin mo kong makabalik. Hallelujah. Alam mo, sabi ko sa kanya, nasa kamay niyo, nandito siya eh. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, bumalik ka. Pagbalik mo doon, sabihin mo sa amo mo, I want my job back. Oo. Pag tinanong ka ng amo mo, who told you that? Sabihin mo, El Shaddai. Amen? Kasa kamay nyo. At ito'y expect in 3 months. Inaasahan ko siya'y tatawag sa atin.
when she returns. Pagbalik niya doon, hindi niya kailangan hingin. Bakit? Malayo pa siya, nakangiti na ang amo niya. Sasabihin sa kanya, welcome back. Your job is waiting for you. Amen? Sino ang lahat gusto magkatrabaho? Kalimutan niyang pag-aalinlangan. Ngayong gabi, ang unang regalo sa atin, trabaho. Amen? Chicken feed sa Panginoon yan. Ah, paano kayo bibigyan ng trabaho? Yung may mga trabaho aalisin, palit kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tasa kamay. Sabi niyo, Panginoon, loobin mo nawa na ako ay magtagumpay sa lahat ng aking pag-aalinlangan. Ako po nananalig at nanampalataya na lahat na nasusulat sa banal na kasulatan, lahat na ipinangako ng Diyos sa akin, matatanggap ko. Amen? Okay. Find your partner. Unang tanong mo sa partner mo, do you believe now? Okay. 1+1. Pangalawa, sasagot mo, yes, I believe beyond any reasonable doubt. Ulitin nyo nga. Yes, I believe beyond any reasonable doubt. Ibig sabihin, nananalo ko ng walang paghahalong pag-aalinlangan. 1+1. 3+3. Totoo? Kung totoo ang sinasabi nyo, anong sasabihin mo sa partner mong huli? Ha? Come next Saturday. 1+1. 3+3. Seven plus seven. Tasa kamay. Okay. It's time to reap the harvest of your faith. Panahon na para tanggapin nyo ang gantimpala ng inyong pananampalataya. Tasa kamay nyo. Makinig po kayo. Kinig kayo. Alam nyo, yung gantimpala ng inyong pananampalataya, nandyan sa bibig nyo. Kung anong sabihin nyo at hindi kayo mag-alinlangan, darating sa inyo. Okay, pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo, turuan ko na kayo, baka kung ano pang isigaw nyo eh. Baka isigaw nyo, Brother Mike, pangit mo. Pag yung sisigaw yun, papangit kayo. Alam nyo kung bakit? Yung pinagpala ng Diyos, hindi tatabla ng sumpa. Bumabalik dun sa nagsumpa. Kaya pag sinabi nyo, pangit ako, babalik sa inyo, papangit kayo. Ha? Pero pag sinabi nyo, gwapo kayo, babalik sa inyo, gogwapo kayo. Okay, pagtapong sa inyo, ito yung sisigaw nyo. I believe miracles will happen to me today. Ulitin nyo nga. I believe miracles will happen to me today. I believe miracles will happen to me today. God bless you. See you next Saturday.
Brother Medeng, muli tayong nabuhayan sa salita ng Diyos sa ating napakinggan. If it's time to stop doubting and start believing the good news of the Lord. Of course, pag di tayo nag-doubt at nag-expect tayo ng miracles, miracles will happen to us. Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe sapagkat alam natin kapag nanalig tayo sa Panginoon, ang mga himala at biyayang kailangan ng ating buhay patuloy na magaganap. At inaangkin natin na yan ay magaganap pangyayari sa ating buhay. Amen. At salamat sa ating Panginoon at muli po kami nag-aanyaya para po sa susunod na linggo, para po sa ating Saturday Family Appointment with El Shaddai. Ito po yung nakasama si Sir Rosini Servas. Amen. God bless po sa inyong lahat, Brother Medeng Cabello. God bless all. Jesus is alive. And the greatest victory God. Jesus lives forever. Greatest thing they know. Jesus is forever. Jesus is forever. Sounds. Sa pinagpala gabi, brothers and sisters, to cell phone po para sa ating mga panawagan. Paalala po muna po sa labas, lalo na yung mga basura po, huwag na po pong iiwan. Pakibit-bit lang po, yung mga basura po, may mga basurahan po tayo dyan. Lost and found items po natin ngayong araw, April 2nd, isang pirasong bag na nakuha po sa chapel. Sister, kung ikaw yun o brother, parito ka lang, kailangan ma-identify mo kung ano naman ang bag na yon. Yun po lang.